welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video po, samahan nyo akong magtanim. So itatanim po natin ito or iriripat natin itong Philodendron Painted Lady. So ayan. Tapos, ito pa po. So, mag-umpisa na po tayo. Ayan, sasabihin ko rin po pala kung ano yung gagamitin kong soil mix. So guys, ito yung ire-repot natin. Tapos, ang gagamitin kong mix soil ay 70% na rice hull, 20% na coco peat, and 10% na vermicast. Kung wala po kayong vermicast, is okay lang. Okay lang po yung garden soil ang gamitin natin. And kung wala rin po kayong coco peat, okay lang na rice hull yung ating ilahok dun sa ating garden soil. Kung wala naman po kayong rice hull and ang meron lang kayo ay coco peat, pwede pong garden soil and coco peat yung gamitin natin. So, ito. Meron ako ditong pot and may drainage naman siya. So, lagyan lang natin. So, ayan. And, nasa na? Meron po ako ditong bunting. And, naano ko na to? Sanitize ko na po siya. Tapos, kuhain lang natin yung etong ating Philodendron na Painted Lady. So, ito na lang po yung gagamitin kong pangupay sa kanya. Para madala yung ugat. So, ayan. Kita nyo po yung ugat niya. Ayan siya. And alam nyo ba guys na binili lang namin to na ito lang. Cuttings lang siya. Kami na yung nagpaugat sa kanya and nagpa-sibul. Tapos nilagyan din namin siya ng fertilizer na osmocote. Ayan. Kita nyo po ba? Ayan siya. Tapos ilalagay lang natin dito. Nung prinopagate namin tong ano na to, itong cuttings, ang gamit namin na mix soil ay ganito pa din. Ganito pa rin sa ginawa natin, sa pinakita ko sa inyo. So, ayan. Ibaon natin yung, so tanggalin natin, natatanggal yung kanyang mix soil. So, itira natin yung may ugat. Importante kasi na may ugat. Kailangan nakabaon din yung roots. Tapos, haluan natin. So guys, ang pagdidilig po nito ay ano din, pwedeng every other day, ganun. Tapos, sa nung prinopagate namin to, or nung pinunla, sa shaded area namin siya nilagay. Tapos, hindi namin hinahayaan na matuyo yung kanyang soil. So, yung cuttings is tinabunan ko na. Itong mga to, ayaw po nila ng direct sunlight. Pero, gusto nila yung nasisikatan sila ng morning sunlight lang. Nakakatanggap sila ng init. Pwede po yung hanggang 11 ng umaga. Pwede sa kanila yon. Pero kung maaari is huwag talaga yung direct na sunlight kasi masusunog yung kanilang dahon. So, eto tapos na. And pagkatapos natin itong iripat, didiligan po natin siya. Lagay ulit tayo. Etong mga ginagamit kong paso is hindi pare-pareho kasi ito yung nakita ko lang dito na walang laman. So, gamitin natin. Tapos pala po, kapag itong soil na pinagpunlaan sa kanya, pwede pa rin natin siyang gamitin. As long as wala pong langgam or amag yung mix soil na ginamit natin. Tapos, haluan na lang po natin ng panibagong mixture para makakuha siya ng panibagong nutrients yung halaman. So, ayan. Tapos, hukayin lang din natin to.
sarili natin. Mahaba na yung kanyang ano, mga ugat. Alam nyo ba guys na ang mga philodendron ay ayaw talihin nila ng mainit? Kasi kung mapapansin nyo po, halos yung mga philodendron ay makikita natin sa loob ng gubat. So ayun, lalo na yung mga gubat na hindi masyadong napupuntahan, dun madaming philodendron. Tapos kung tatanungin nyo po kung pwedeng maglagay ng fertilizer dito, yes, pwede po. Kung nakikita nyo po, ito, meron po siyang fertilizer o smukot lang po ang nilalagay namin. Tapos kapag maglalagay po kayo ng osmukot, ay hindi po ano, every week, kasi yung osmukot po ay matagal matunaw. So ito, hindi ko na siya ililipat, iaano ko na lang siya dito sa gitna. Ayan. Yan, kita niyo ang dami niyan yung ugat. Dito ko lang sa gitna siya ilalagay. And okay naman yung kanyang ano, mixture, kaya hindi ko na siya papalitan. Dadagdagan ko na lang. Ito naman yung ating last. Kung nakikita nyo po, isang diretso siya, tapos tinubuan siya dito and dito. So, ikakat natin siya dito sa gitna para paghiwalayin natin sila. Ayan. Sa gitna lang. Ayan. Tapos, ilipat natin. Ito. So, ayan guys. Ito oh. Ito, alam nyo ba? Hindi halos siya nakadikit dito sa kanyang ano, sa kanyang cuttings na binili namin. So, pwede natin yan tanggalin dyan. Para ito, itong cuttings na to, is ipunla ulit natin. Pero, sa ngayon, hindi ko muna siya tatanggalin. Okay lang na nakaganyan siya. Tapos, itanim natin dito. Ibabaon ko yung cuttings para sibulan din siya dito sa kabilang dulo yung pinagputulan natin. So, ayan. After nito, after nating mag-repot, pwede na natin ulit siyang lagyan ng ano, fertilizer. So, ayan. Nakikita nyo ba na may panibagong ano na naman siya? May panibagong dahon. So, yun din yung the best time para maglagay tayo ng fertilizer. Kasi yung fertilizer ay tumutulong dun sa dahon para mas mapalusog niya yung dahon na bagong sisibol. So, ayan. Ganun din sa ginawa ko kanina. Ililipat ko lang siya and then dadagdagan ko ng soil. Ayan o. Wala talagang ugat yung ano niya, yung cuttings. Ang merong ugat sa kanya is itong sumibol. Ito. Haluin lang natin. Para kumawang ba? Kumawang, magkaroon ng ventilation yung ating ano, ating soil. Dadagdagan ko na lang siya pag kulang. So, ayan. Ibabaon ko siya ng ganyan. Tapos, tabunan natin. So, ayan na. So, ayan guys. Tapos na tayo mag-repot. And meron pa akong osmukot na natira. Yung ginamit ko to nung naglagay ako ng kung paano maglagay ng fertilizer sa mga halaman. So, ngayon, maglalagay tayo. Tamang-tama ito. And then, after natin lagyan, didiligan naman natin siya. So, kukuha lang ako. Pag maglalagay po tayo ng fertilizer, 2 to 3 inches po ang layo dito sa puno. So, lagyan natin siya. Ayan. Papakita ko sa inyo ng malapitan mamaya. Matigas po ito. Itong
osmukot na fertilizer. Kaya mabagal siyang mabagal siyang matunaw. And then kapag diniligan lang natin and kapag nabasa yung osmukot, saka lang siya magre-release ng nutrients para ibigay doon sa ating halaman. So ayan. Tapos na to. So ayan, no, kita niyo po. Ganyan kalayo. Ganyan kalayo yung osmukot doon sa puno ng ating halaman. Tapos ito pa. Kung naghahanap kayo kung saan nakakabili ng osmukot na fertilizer, meron po sa Lazada or sa Shopee. I-type nyo lang po yung osmukot fertilizer. Tamang-tama to, itong pag-a-apply natin ng fertilizer dito sa ating nirepat na halaman. Katulad nitong iba, may mga bagong pasibol na dahon. Ito po. So, paunti na yung aking fertilizer. Baka hindi na umabot. Tapos didiligan natin to, guys. Pero kung wala po kayong osmukot na fertilizer and any fertilizer po na available sa inyo, is pwede naman po. Pwede naman po yung yung minimix sa tubig. Yun. Katulad nung 1414, ganun. Urea, pwede po 'yon. Tapos ito. Kasya naman yung ating natirang fertilizer. Tapos po, after natin maglagay ng fertilizer, lalo na kinakamay ko, so maghuhugas lang tayo ng kamay and mag-aalkohol. So ayan, wala na siya naman, inubos ko na. And ayan yung ating osmukot fertilizer. Tapos, papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya diligan. So ayan guys, didiligan na natin siya. Dito lang natin didiligan sa gilid. Ayan. Tapos, kapag tayo magre-repot ng ating halaman, dapat hindi yung sobrang malaki. Kasi kapag sobrang malaki yung ating nilagyan ng niripatan ng ating halaman, iangkop lang natin dun sa ating halaman. Kung gaano kalaki yung ating halaman, yung sakto lang, wag susobra. So guys, dito natin siya isasama sa mga philodendron. Dito natin siya, oh. Yung nakikita nyo po, malilom. So, yan po. Dyan ko siya nilagay. Ito siya and ito. Tapos yun, yan and yun. Kung napapansin nyo po, mga philodendron po ang kasama niya. And yung iba pa. So, yun guys. Doon na po tayo nagtatapos. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share na din po. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!